yung mga kaibigan, bago mag-Ulysses, okay, nung bagyong Rone kasi, ang nakasanta kasi ito sa ating entertainment room. Okay. So, bumili kagad ako ng Romero waterproofing elastomeric frame. Okay. And then, sinilip ko yung bubungan at nakita ko roon na yung aking flashing is my, okay, may siwang. Ibig sabihin, yung builder ko is hindi niya inilapat yung aking flashing doon sa isang roofing sheet. So, dahil ang ulan, okay, ang ulan ni Rolly, mabalasi, naka-slant. So, yung siwang na yon, okay, ang tubig ko lang, papasok doon sa siwang and then gagapang. Kasi may hangin ang ulan eh. So, tinutulok ng hangin, yung tubig ulan na papasok doon sa siwang, ng pagitan po ng flashing at saka yero. So, yung tubig, dahil sa may malakas ang hangin, gumagapang. So, papasok ang tubig ulan doon sa aking gabayan, okay, ba? Babagsak doon sa aking kisame and then bagsak sa entertainment room. So, yung aking entertainment room, marami kong nilatag doon ng mga yung damit. No? May tuwalya, lahat, para lang yun ang pinaka-reservoir o yung tatanggap pa ng tubig, ulan. And then, pipigaan ko. Napakahirap po talaga. So, pagkabili ko ng aking Primero, okay, buti lang mayroong Primero kasi yun lang kaya ng budget ko yan. Kay Flexiban is 1 gallon eh, wala akong makitang 1 liter eh. Okay, yun lang Primero, mayroon silang 1 liter. Yun palang 1 gallon po ng Primero is 1,300. So pag bibili kayo ng 1 gallon, bili kayo ng mga 8 na fiber cloth. Okay, bili kayo ng 8 nun. Okay, so pag bili ko, pagkatapos si Rolly, nung sumibat na si Rolly, eh sabi nila is papasok naman itong si Meron nga si Tonton eh, buti na lumihis eh. Si Shoni, buti lumihis. Buti yung dalawang bagay na eh, medyo mabait eh. So, hindi pumayag na lumihis itong si Ulysses. Matindi pala itong si Ulysses. Akala ko hindi. So, bago dumating si Ulysses, is na nalapatan ko lang nagawa ko ng remedyo yung aking flushing. Okay, maganda pagkaka gawa. Siyempre, pag ikaw ang owner, magandang pagkagawa mo. Pero pag pinagawa mo sa iba, naku, dispalingado. Totoo po yan. Okay? Kasi pinagawa namin yan, wala nangyari. Okay? Pinagawa ni Mrs. doon sa isang trabador, wala nangyari. Okay? Nagbayad pa kami ng 700, wala na nangyari. Yun, tumulo rin. Wala rin pinagbago nung after niya ginawa. Wala rin nagbago. Ganun pa rin, tumulo. Meron pa ako isang tulo rito, kaso nga lang, hindi. Medyo pinapakaramdaman ko lang pa noon kasi medyo matarik yun eh. So, ayusin ko rin yun. Ito, naayos ko na. Hindi na tumulo. Okay? So, ang pag-refer kasi ng mga bubunga, kailangan po is analyze natin kung saan nang gagaling ang tubig. Eh, nakita ko yung flashing nakabuka. May siwang. Doon, nakita ko doon, pumapasok ang tubig ulan. So, nakasiwang yan. So, ginamitan natin ng buti na lang po, meron akong ng electric drill. Kasi kailangan ng electric drill. Sa ating mga kaibigan, dapat bagay tayo ng electric drill. Say. Kasi yung roofing screw, meron yung hexagonal head. And then, meron kang mabibiling magnetic type na driver po ng hexagonal screw. Yun ay kakabit mo doon sa electric drill. Okay? Napakadali pong mag-repair. Basta meron kang gamit, madali. Okay? So, para makita nyo aking ginawa, okay, tulad, I'm sharing this para doon sa ating mga kaibigan na may problema po sa mga tulo, pagtag-ulan, ito na pong solution. I'm sharing this experience, itong aking ginawa para kung meron kayong problema is magawa nyo agad-agad ng paraan. I'll try it, okay, panoorin nyo itong video ito. Dito po naatagas yung tubig ulan, yan. Makita nyo yan, Yan. Hanggang dun. Terrible talaga yung si Rolly talaga. Hindi, wala siyang puso eh. Buti nun, si Shoney tsaka si Tonton eh, medyo may puso. Ito, mas terrible pala itong si Juan.
Si Ulysses, buti na lang, nalapat ako ng ano, no? Primera yung aking ano, bubungan. Ito, maraming nakalatag yan na tuwalya. Nilatagan ko ng tuwalya. No? Okay. Buti na lang, isa after ng primero, okay, wala nang tanga. So, ito may mga pinagdaanan ng tubig ulan na yan. No? Yan. Salamat na lang sa primero, buti lang, mayroong primero. Okay. Panlaban sa walang tawad na bagyo. Okay mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung Primero waterproofing elastic. Okay, waterproofing paint. Okay. Paano po ito ginamit o inapply? Wala na pong taga sa baba ng aking kabahayan dahil po sa Primero. Okay, ito pa yung nabili kong Primero is color green. Dati-dati kasi binibili ko is gray. Kaya pala tumataga sa ibaba dahil itong aking flushing, although naka-overlap siya ng one corrugation. Tulad ng sinabi ko sa aking video, ito is one corrugation. Okay, ito. Corrugation. Pag itong sistema kasi ng yero, ang overlap ng yan is one corrugation. O kaya dalawang corrugation, isa, dalawa. Pero itong nangyari sa akin is one corrugation lang hanggang gitna siya. Okay, hindi lang pasan niya itong one corrugation and then hanggang dito. So, okay. So, less than two corrugation. Okay. So, ito is nakalapat dito sa aking pader. Makikita nyo itong ano, itong ginamit kong una. Ito yung flexibond. Yan. Ang kapit po ng flexibond. Okay, yung flexibond at saka yung kong semento. Yan, kapit. Oh. Kahit na dito, kita nyo, ang kapit ng flexibond. Okay, wala lang ako sing mabiling tingi eh. Pergalong kasi ang bilihan, kaya wala akong budget. So, ang binig ko na lang is itong Primero. Okay, ito, kaya pala tumatagas. Although meron siyang overlap, ang problema kapag ang ulan kasi is nakislant. Yung tubig papasok dito sa siwang between itong yero at saka yung flushing. So, ang ginawa ko, nagdagdag ako dito ng roofing nail, ayun, no? Para lumapat po itong flushing dito sa isa pang yero. Okay? And then, yung isa pa, dun. Yung isa na yun, nilagyan ko pa ng isang screw. Para lang lumapat ng flushing. Okay? Meron ba sila ilatag yung Primero waterproofing cloth kapag may siwang? Kailan po lapat ang flushing dito sa yero? Okay, inapplyan ko muna ng first coat ng Primero and then nagcut ako ng fiber cloth. Yun, tama lang dito sa siwang. Kita nyo yun, ha? Okay, maliit lang yan. Ha? Ito lang lapad ng aking fiber cloth para lang matakpan yung siwang. Yung pagitan ng flushing at tsaka yero. So, ano lang, hindi, manipis lang. Siguro mga 1 inch lang yung kanyang lapad. Okay, pahaba. Yun, it's kanina umulan, so wala nang tulo. Yun, ang gando, no? Pati yung aking rooftop na yun, no? Nilagyan ko rin. So, wala na po yan. So, okay. After na ilapat ko na yung fiber cloth, nilagyan ko ng first coat. Yan. Pinatuyo ko muna yan ng 1 hour. Yan, gando. Okay. And then second coat is inapplyan ko after 2 hours. Ayun. Nakita yung makapit 'to, tibay 'yo. Iba talaga kapag kasi pag Primero lang hindi po lalapat 'yan, hindi kaya ng pintura o yung elastomeric paint. Kailangan talaga may fiber, okay? Yung fiber cloth kasi yun ang kakapit, okay? Gamit yung pinakasemento kasi yung ano Primero yung kanyang bakal is yung cloth, okay, yun ang binding, you know, yun ang magbabind between the flushing at saka yung yero. Okay, gamit po yung Primero at saka yung fiber cloth, parang semento at saka bakal po, eh semento at saka bakal, oh no, semento at saka buhangin yan. Okay, yan. Okay, wala pang tulo yan. So, sa ating mga kaibigan,
Madali lang po gamitin ang Primero. It is ready to use. Flexible. Flexible. Yan, kita niya. Tulad nito, may laceration. Nilagyan ko ng fiber cloth. Okay. And then, Primero. Yan. Yan. Ganda ang pagkakalapat. Tulad nito, yan. Ganda ang pagkakalapat. Oh. Yan. Maganda rin itong ano, itong flexible, no, kita niyo. Makapit, kahit na yero makapit. Kasi ang flexible, pwede yan sa kahoy, plastic. Kahit na sa plastic ang kapit po ng flexible, okay? Okay, kapit 'yan. Ayan. Kaya makita yung aking dalawang kaibigan, okay? Si Primero at saka si Flexible 'yan. Flexible 'yan. Okay, kung meron kayong budget, kahit na silang dalawa ang gamitin nyo, okay? Subukan nyo silang dalawa, sabay. Pero both of them is a very good waterproofing material. Hindi kayo mapapaya dahil subok na po yan. Yan ay aking ginamit dito sa aking bubungan. Okay, mga kaibigan, thank you very much. Okay, pag may tulo, Primero waterproofing elastomeric paint o dili kaya itong flexibond. Okay, mga kaibigan, thank you very much for watching. Please subscribe.